Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating minomonitor na weather disturbance. Ito po ay Tropical Depression or Mahinang Bagyo na may local name po na Dodong. Ito yung pang-apat na bagyo for 2023 at unang bagyo naman for the month of July. Kagabi, alas 8 po ng gabi, kagabi ay naging isang bagyo yung low pressure area na ating minomonitor dito po sa may silangan ng Luzon. And as of 3 in the morning ay nag-landfall agad itong bagyo na ito, si Tropical Depression Dodong, dito po sa bayan ng Dinapige sa Isabela. And as of 4 in the morning naman ay nasa bayan na ito ng San Mariano, dito rin po sa probinsya ng Isabela. Inaasahan po sa mga susunod na oras ay tatawarin ang malaking bahagi ng Northern Luzon nitong si Tropical Depression Dodong. Sa ngayon po, meron itong lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at merong pagbugso hanggang 75 kilometers per hour. Medyo mabagal din po ang pagkilos nito west-northwest naman sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Based ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila itong mga pula at orange, associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan. So asahan natin, ngayong umaga pa lamang, malaking bahagi na po ng Northern Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan. And apart from that, meron din tayong nakikitang mga orange and red dito po sa western side of Luzon and Visayas, associated naman ito sa habagat or southwest monsoon. After this, Dodong, wala naman tayong ibang nakikitang weather disturbance na makakaapekto sa ating bansa. Ito po yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Dodong. Kung mapapansin po nila, nag-landfall itong si Bagyong Dodong alas 3 ng madaling araw dito po sa bayan ng Dinapige sa Isabela, alas 4 ng umaga nasa bayan ng San Mariano. So ibig sabihin, mga ilang oras pa ay tatawarin ito ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Hanggang sa pagsapit po ng hapon ay mag-emerge or lalabas yung sentro nitong si Bagyong Dodong dito po sa may West Philippine Sea. Inaasahang kikilos ito generally westward or northwestward or pahilagang kanluran dito sa may West Philippine Sea as a tropical depression. At habang nasa karagatan, hindi pa rin natin inaalis yung chance na lalakas ito bilang isang tropical storm. Base naman sa ating latest track, posibleng lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Dodong bukas ng gabi or sa madaling araw ng Linggo. Sa ngayon po, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar dito sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din ang Apayao, Kalinga, pababa ng Mountain Province, Abra, Benguet, Ifugao, at maging dito rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, kabilang na ang mga bayan ng San Nicolas, San Manuel, Sison, San Fabian, Pozo Rubio, Bulinao, Bani, City of Alaminos, Sual, Labrador, gayon din sa Lingayen, Agno, Binmalay, Dagupan, San Jacinto, Mangalden, at Anda. At meron din po tayong signal number 1 sa northern and central portions of Aurora, kabilang ng Maria Aurora, San Luis, Baler, Dipakulao, dito rin po sa may Kasiguran, Dinalungan, at Dilasal. So ibig sabihin po, kapag meron tayong tropical cyclone wind signal number 1, makakaranas ang mga nabanggit na lugar ng malalakas na mga hangin, direktang epekto po nitong si Bagyong Dodong. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, asahan natin yung pinakamalalakas ng mga pag-ulan dito sa mga probinsya ng Zambales and Bataan, epekto po ito ng southwest monsoon or habagat. So importanteng malaman po itong figures na ito, 100 to 200 millimeters, depende po sa inyong local disaster reduction office, managing office, ang yung amounts na ito kung maaari ba itong mag-cause po ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Samantala, meron naman tayong mga 50 to 100 millimeters na ulan, mga light to moderate with at times heavy rains dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din sa Apayao, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, and Northern Aurora dahil po ito kay Bagyong Dodong. At meron din tayong mga pag-ulan over Metro Manila dahil sa habagat, ganyan din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Northern Palawan, at Antique. So paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas at yung malapit po sa ilog. At may tendency din po na magtaas pa rin tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings, mapa yellow, red, or orange man yan, dun sa ilang bahagi pa ng Luzon and Visayas. In terms of winds, inulit natin yung mga merong signal number 1 po, asahan natin yung strong winds, pero meron din pong epekto yung southwest monsoon or habagat sa paglakas ng hangin.
Asahan po natin yung gusty conditions ngayong araw over Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, and Western Visayas dahil po yan sa habagat. Then pagsapit bukas, malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon, Western Visayas, Zambales, Bataan, and Aurora magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin. Epekto rin po ng Southwest Monsoon. And then pagsapit ng Sunday, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, and Cavite magkakaroon pa rin po ng mga pagbugso ng hangin. In terms of gale warning, wala po tayong nakataas na gale warning or wala naman tayong mga sea travel suspensions. Pero kapag po meron tayong signal number 1, usually po suspended ang ating mga sea travels. Dito sa western side of Luzon po natin, sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, and then western seaboards of Mimaropa, meron tayong hanggang 3.5 meters or nasa higit isang palapag po na gusali mga pag-alon. So delikado na rin po ito, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa natitirang bahagi naman ng ating bansa. Asahan po natin yung hanggang 2.5 meters, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. Sa mga susunod na araw, once na dumating dito si Bagyong Dodong sa may West Philippine Sea, maaring palakasin pa nito yung mga pag-alon. So asahan po natin yung gale warning sa may western seaboards of Luzon. Delikado na po ito sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Inuulit natin in terms of track and intensity nitong si Bagyong Dodong. Asahan po natin na tatawarin sa mga susunod na oras yung rugged landmass. So ibig sabihin po, medyo bako-bako yung dadaanan nitong sentro nitong si Bagyong Dodong. So may tendency po na mabago pa yung emerging point. So maaring mag-exit ito bahagyang mababa o bahagyang mataas dun sa kanyang forecast track ng Pag-asa. Inaasahan po nakikilos ito northwest after lumabas mamayang hapon dito sa may West Philippine Sea. And then simula po mamayang hapon hanggang sa bukas ng gabi, ay maaaring tawirin itong West Philippine Sea pa-northwest hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility at maaaring lumakas pa bilang isang tropical storm hanggang sa makarating dito po sa may southern China. Sa ngayon po yung ating weather system, apart from the tropical depression na itong southwest monsoon or habagat, so ito po yung ating main weather system na siyang iiral sa mga susunod pa na araw kahit makalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Dodong. Ngayong araw, asahan po natin yung rains with gusty winds dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, and northern portion of Aurora may mga pagbugso ng hangin, makulimlim na panahon at meron ng malalakas na mga pag-ulan as early as this morning dito sa may Cagayan Valley and Cordillera. Then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, magsishift yung mga malalakas na ulan dito sa may Ilocos Region. Sa ating mga kababayan po, for the rest of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon and Mimaropa, asahan din po ang makulimlim na panahon at makakaranas din po ng mga pag-uulan, light to moderate with at times heavy rains, dulot ng habagat or southwest monsoon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa at magantabay din sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. For Bicol Region naman, paminsan-minsan may mga pag-ulan, so asahan din natin at some point tumitigil at nagpapakita naman si Haring Araw, pero may mga pag-ulan umaga pa lamang, maring magbalik ang mga pag-ulan tanghali at gabi. Sa ating mga kababayan sa Visayas, apektado din po ng habagat itong malaking bahagi ng Visayas. Itong Western Visayas po, asahan po natin yung occasional rains or paminsa-minsa malakas na ulan. May mga kalat-kalat na ulan naman at mga thunderstorms din, lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi, itong central and eastern portions. Sa Mindanao naman, pinaka-apektado ng habagat ang Zamboanga Peninsula. So mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides kahit knowing po na malayo itong Zamboanga Peninsula dito kay Bagyong Dodong. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap at minsang maaraw naman ang kalangitan. But generally sa hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies at mayroong mga localized thunderstorms. For the next 3 days, asahan pa rin natin ang epekto ng habagat. Saturday hanggang early next week, asahan po natin yung unti-unting paghina lamang po ng habagat. So meron pa rin mga pag-ulan in many areas. Kahit nakalabas na ng PAR, itong si Bagyong Dodong. For Metro Manila, by tomorrow, asahan natin yung paminsa-minsa mga pag-ulan. Umaga pa lamang, may possible na po ng mga malalakas na ulan. So magdala pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit naman ng Linggo and Lunes, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at madalas din po ang mga pag-ulan tanghali hanggang gabi. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po over the weekend sa Baguio City, magdala ng payong or pananggalang sa ulan dahil asahan po yung kalat-kalat na ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Gayun na rin po sa natitirang bahagi ng Cordillera Region. By Monday naman po, dahil sa paglayo ng bagyo, hihina yung epekto ng habagat, meron na lamang tayong mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi.
Sa ating mga kababayan for Bicol Region, asahan po natin sa susunod na tatlong araw, mostly cloudy skies, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan bukas, then pagsapit po ng Linggo at Lunes ay nagkakaroon ng mga pause or paghina ng mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa atong mga kaisonan din na for Metro Cebu, bukas, may epekto pa rin po sa malaking bahagi ng Central Visayas, yung Southwest Monsoon. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, hindi naman po tuloy-tuloy. At malayo, walang direct effect coming from Bagyong Dodong. Pagsapit ng Linggo at Lunes, bahagyang maulap hanggang kumisan, maaraw ang kalangitan at may chance rin po ng saglit na pag-uulan. Panguli sa ating mga kababayan po for Davao Region, especially sa Metro Davao, walang direct effect from any weather disturbance. So asahan po natin bahagyang maulap at misang maaraw ang kalangitan, mainit, possible yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature sa tanghali. Then may chance rin po ng mga saglit na ulan or pagkidlat pagkulog. Si Haring Araw ay sisikat 5:34 a.m. at lulubog 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa magandang solusyon. Mag-ingat po tayo.